Magandang araw sa inyo, mga kasama. Welcome po sa Gab's Lutong Bahay. Ngayon po ay magluluto tayo na rin. Kare-kareng manok. O chicken kare-kare. Sawa na kayo sa baboy at baka. Hindi yung manok naman. Yan ang ating lulutuin ngayon. Ito ko ang ating mga kailangan. Meron tayo din manok. Chicken tayo nga rin. Napakulungan ko na. Meron tayong nor. Chicken cube, bawang, sibuyas, sitaw, talong, pechay, aji ginisa, mamasitas, kare-kare mix, at bagoong alamang, peanut butter, paminta, at patis. Ano ating mga kailangan niyan sa kare-kare. Ngayon ay tayo maglalagay ng mantika sa mainit na kawali. Ang una ho natin gagawin ay iluluto muna natin yung ating mga gulay. Igilisa muna ho natin yung ating mga gulay. Ano? Kalahating bawang lang ho muna aking nilagay diyan. Sa ating ginaya at kalahati lang yung nilagay ko, saka pati sibuyas. Ikakalhati lang ho. Paggagamitin natin yung kalahati mamaya naman doon sa manok. Bumalambot na ating sibuyas, ilalagay na ho natin ating talong. Ibababad nyo sa tubig ang ating talong. At yan ay nanginginitin. O, tingin nyo ba? Ang itim na ng tubig, nakababad ho yan. Atin ho yung haluhaluhin. Yan. Sasangkot siya yung tinu natin yung talong. Sa iba, yan ho, ipiniprito pa. Marami mo talagang dikit po yung pagluluto ng kare-kare. Susunod naman natin ating sitaw. Pwede kayong magdagdag ng marami pang gulay dyan. Pwede kayong magdagdag ng puso ng saging. Yung pag-agam, pwede kayong idagdag. Basta kahit anong gulay, pwede kayo. Yan ho, atin na rin yung tipaplano yan para ho may lasa na yung ating gulay. Nilagyan na ho natin aji, ginisa, pati paminta. Dun sa mga old version na kare-kare, ang gulay ho talaga yung steam lang, wala ho talagang lasa. Ito ho ating ito, lalagyan na natin ng pampalasa ang ating gulay. Para kahit walang alamang ipupwede. Yan ho, nilagyan na rin natin yan ng kaldo ng manok. Yan ho yung pinagpakuluan ng ating manok. Yan, nilagyan ko yan ng dalawang salok dyan sa ating kutsarang yan. Sa ating tatakluban. Maghihintay tayo ng 2-3 minuto. Titignan ho natin kung medyo luto na baga ang ating gulay. Sa stage nyo yan, hindi pa po pwede. So, tatakluban natin at maghihintay tayo ng 2 minuto. Yan. Kalikas na ang ating 2 minuto. Ating titignan ulit ang ating gulay. Ating hahalu-haluin. Kapag pwede na, oh, pwede na natin lagay yung ating pechay. Yun ho, panghuli natin nilalagay at madali lang ho yung maluto, pechay. Yan. Kala nyo yung napakarami. Mamaya yan ang wala nyo. Yan ho, ating tatakluban muna. Hindi natin mahalo yan at mananapon. Yan, kita nyo, kumupis na yung ibang petya. Yan, pwede na natin yung haluin sa point na yan. Yan, haluin mo natin yan. Hintay lang tayo dyan ang mga 2-3 minuto ulit. At luto na ho yung ating petya na yan. O, kita nyo ga. O, luto na agad eh. Kabilis. Haluin lang ho natin yan. Punto ho yan, okay na ho ating gulay. Yan ho ay ating set aside na. Tatabi muna natin. At ang susunod ho natin iluluto ay ang ating kare-kare sauce. Yan ho, ilalagay na natin yung pinagpakuluan ng manok natin. Yan yung chicken stock o kaldo sa Tagalog.
Kaya ho natin niluluto ng bukid yan para ho mamix natin ng ayos ang mga sangkap na ating lalagay, katulad ng nerf cubes. Lagay na ho tayo dyan ng isang nerf cubes at ating tutunawin. Kasi kung kasama na ho yan ang manok, hindi na ho natin mahalo yan ang papapunyan. Ilalagay ho natin yung kare-kare mix. Dalawang kare-kare mix ang ginamit ko diyan. Yan ho, nahahalo natin mabuti pag niluluto natin na separate ang sauce. Yan, hintayin lang ho natin yung kumulo. Pagkulo ho, atin ho ulit hahaloin yan. Titignan natin kung natuno na ba yung ating kare-kare mix na inilagay. Yan ho ang ano niya, kaya niluluto natin ang bukod yung sauce para mahalo na maayos. Kasi kung nakamix na sa manok, matuturog yung ating manok, kahalo. Yan ho, ilalagay na rin natin yung ating dalawang kutsaritang peanut butter. Yan yung ating tutunawin din yan para lumapot. Pwede rin kayong gumamit dyan ng giniling na bigas kung palapot. Wala naman ho din yung giniling na bigas. Pwede na rin. Yan ho ay palalaputin ko lang ng bahagya. Kung sa palagay nyo okay na sa inyo yung lapot na eh, hindi. Hahanguin na ho natin yan. Sa akin ho ay ayos na rin, lapot na rin. Set aside ko naman ulit. At yung manok naman ho ang ating iluluto. Yan, papainit ulit tayo ng mantika. Hindi kakalat ng mabilis uminit. Tayo'y magigisa ulit. Ilalagay natin yung ating bawang. Pupulahin ulit natin yan. Malapit na rin tayo matapos. Manok na. Luto na rin yung ating manok. At ilalagay sasangkap ulit. Pag malambot na ho ating sibuyas, pwede na ho natin ilagay yung ating manok. Yan ho, iluto na. Napukuluan ko na ho yan ng 40 minutos, 45 minutes. At inaisasang kutse yan sa patis at paminta para may lasa na ho yan. Yan ho, ating halo-haloin lang ng bagya. Pagka nahalo natin, pwede na ho natin lagyan yan ng paminta. Itumplahan din ho natin. Saka ho patis yan. Para ho may lasa rin yung ating manok. Kasi yung mga nakaugalian ho nating kare-kare, sadya ho walang lasa. Sadya ho sa alamang lang nakadepende ang lasa noon. Kaya rin yung ating kare-kare nito may lasa na ho ito. Pwede ito kahit walang alamang. Pero mas masarap ang meron. Yan o, nagkitala ho dyan ng mga 3 minuto para ma-absorb ng karne yung patis at paminta na ating nilagay. Kaya ako tinaklubang, yan o. Okay na ho yan, lalagay na natin yung ating gulay. Yan, magsasama-samahin na ho natin yung yan. Dito nyo baga o. Napakadali o. Sabihin na, mahirap itong kare-kare. Then, ilalagay na ho natin yung ating ginawang kare-kare sauce. Yan. Bubuhos ho yan natin ang papaganyan. Yeah. Kita nyo ba yan? Oh. Kare-kare na yan. May kare-kare na yan. Ayos. Yan ho ay ating hahaluin lang at ayos na ho ang ating kare-kare. Meron na tayong kare-kareng manok or chicken kare-kare. Oh, paano pa? Alamang na lang kulang. Yan o. Okay na yan. Ready to serve na yan. Kaya lagi kayong tumutok sa ating mga bagong video. Kaya kayo may natutunan ulit sa ating recipe na ito. Maraming salamat po. Ito na po ang ating chicken kare-kare.
Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Gabs Lutong Bahay. Salamat po. God bless. Ingat po palagi.